dalawang live viewers. May dalawa na tayong live viewers. Tayo-tayo lang tayo. At makikipagkwentuhan muna ako sa inyo. Yun, 13 na. Dami na. Wala, pero wala pang papasok na comment. Ayan, meron na. Good afternoon kay Ma'am Josephine Fedolino. Ayan, magandang hapon po. Pero nag-iisa pa lang yung comment na pumapasok. Tintay lang tayo. Wala pa masyadong pumapasok. Ayan, kay Ma'am Marife de la Cruz. Shout out sa iyo, Ma'am Marife. Siyempre, sino pa? Ayan, 15 na. Ayan, 15 na ang ating live viewers. Kay Ma'am Dina Kalalong Labaw. Kay Ma'am Emma Balabis. Ayan. Kay Ma'am Juliana Indaya, Forever in Love 01, Conchita Pisalbon, Gracia, Bebe Sabando, Karen May, Mama Del, Irene Millanes, Jessica Juan, Nero Gengos, Susan Fontanar, Elma Mangubat, Martis Pangan, and Aida Mernillo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa 217 live viewers ni Daddy Donat, ayan, shout out po sa inyong lahat. Kay Ma'am Maxine Junilo, ayan, gandang hapon. Kay Ma'am Donalyn Nulial, magandang hapon po sa inyo. Ayan, ngayon lang ho ulit ako nakapag-live. Ano? Ngayon lang ho ulit ako nakapag-live. At may gusto akong batiin. May gusto akong pangabatiin ng belated happy birthday kay Ma'am LV ng Prince Roel and Princess Rachel Group. And then kay Ma'am Gets, ayan. Belated happy birthday po. Hindi po ako nakapag-send sa inyo ng video greetings dahil ako po ay nagkasakit. Ngayon lang ho ako gumaling. Kagabi lang ako gumaling. Kaya matagal ho akong hindi nakapag-upload at nakapag-live. Ano? Kaya ho, matagal tayo hindi nawala. Yan. Belated happy birthday po sa inyo. And wish ko sana nasa mabuti kayong kalagayan at lagi kayong malusog. Ano? Laging malusog at more blessings to come sa inyong dalawa. Ayan. Malapit ho sila sa atin kasi lagi natin silang nakakausap. Ayan, may nag-chat. So, ayan. Kanina, meron na namang... Ano? Meron naman akong nakita. Alam nyo ho, ipapaliwanag ko yung... Ayan. And then, happy birthday pala sa, ano, sa aking napakabait na hipag. Ano? Napakabait, napaka... Eh, alam nyo, siya yung favorite chef ko. Siya talaga yung favorite chef ko. Ayan, happy birthday sa nag-iisang mama nila Rachel, ni Hazel Ann, ni Sharaly, ni Ian, ni Altea, kay Ate Chris, yan. Happy 37th birthday in heaven sa kanya. Siya talaga yan. Alam nyo, siya yung favorite chef ko. Alam na alam nung dati pag pumupunta ako dito na magpapaluto ako sa kanya. At tuwang-tuwa yun pag binigyan ko yun ng pera pambili ng lulutuin. Chris, ikaw na bahala magluto. Ano, bilhin yan kung anong gusto mong bilhin. Ikaw na bahala kung anong gusto mong lulutuin. Kakain nila ako. Ano talaga, favorite ko ang luto niya. Ayan. Favorite ko yung mga luto ni Ate Chris. Kahit anong luto. Ayan, masarap siyang magluto. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tsaka ano, napakabait talaga nun. Alam niyo yung ano, yung tipong kasabwat ko siya. Madalas kasabwat ko yun, hipag kong yun. Madalas kasabwat ko. Pero at the end of the day, nilalaglag niya rin ako. Kasi kaklose niya yung ano, mother ng mga anak ko. Ah? Kaklose, magkaklose kasi silang dalawa. Pero close din naman kami na Ate Chris. Sobrang close kami nun. Kaya lang syempre, yung pagiging babae, di ba? Yung pagiging babae. Syempre, mas kakampi siya dun sa babae. Kaya yung tipong kasabot ko siya, pagkatapos yung plano, nilalaglag din naman ako. Alam mo yung hindi siya nakakatiis. Ayan, kaya happy birthday kay Ate Chris. 37th birthday niya ngayon. Ay, may nagpakulay kay Ma'am Daisy Van Der Voorst. Ayan, maraming salamat po sa pakulay, Ma'am Daisy Van Der Voorst. Ayan, pagpalain po kayo ni Lord. Ibalik sa inyo liglig at tumaapaw. Ayan, maraming salamat. Ayan. At alam nyo, kahit mga yun si Ate Chris, sana yun, basta birthday niya, kahit konti, naghahanda yun si Ate Chris talaga. Nag-ano yun, kahit konting pansit, talagang hindi pa pwedeng, ano,
hindi pa pwedeng hindi siya makapaghanda para sa birthday niya. Tsaka masayahin yun na tao. Mahilig siya sa video, okay. So siguro mamayang gabi, pag kumpleto na kami, maghahanda daw si kuya ng konti, magbibideo okay kami, and then lahat ng favorite song ni Ate Chris, yan, papatugtugin namin mamaya, ano, bibideo okay namin mamaya, para ma-remanage naman namin yung ano niya, yung nandito pa siya na nakakasama namin. Ayan. Daddy D, saan silangga? Kasama po niya si Tetay. Ang alam ko eh, may pictorial. I don't know kung pictorial ho o practice ng ano, kutilyon ng 18 roses. Pero kanina ho, umalis silang dalawa. Ayan. Siyempre, shout out kay Mamaricar Untal. Andito si Mamaricar Untal. Sa ating 863 live viewers. Kaya ho, ako ang tagal kong nawala. Ano, nagkasakit ho si Daddy Donut. Ako ho'y nagkatrangkaso. Ayan, at maraming salamat kay Puti. At simula nung hinilot ako ni Puti, as in talagang hilot, ayan, gumaling ako. Kaya thank you kay Puti. Ayan, syempre sa TRFG family, good afternoon. Kaya hindi rin ako nakaka-reply sa inyo sa TRFG family, dun sa tutuluyan ninyong bahay, kasi kakabangon ko lang talaga. So ngayon, medyo nahihilo pa nga ako ngayon, pero sabi ko, try ko, kung kaya ko na mag-live, medyo okay naman na, kayang-kaya na. Ah, kaya nakapag-live tayo. So mamaya ho, magse-celebrate tayo kasi sabi ni Kuya, maghahanda raw siya mamaya ng para sa birthday ni Ate Chris. And then si Rachel naman, nabanggit niya sa akin na magpapamisa daw siya para kay mama niya dahil birthday nga. So ayan ho yung maganap. Sa ngayon ho, walang niluluto. Siguro bibili na lang ho ng luto kasi halos lahat naman busy ngayon. Ano po, bata pa pala mama nilangga. Daddy D, happy birthday sa mama Mulangga, ingat kayo lagi. Opo, 37 years old pa lang po siya ngayon. 35 po siya nang nawala, nang kinuha siya ni Lord. Actually, ito, dito mismo sa napapwestohan kong to, kung bakit ako dito nakapwesto. Ayan. Ito mismong pwestong ito. Itong kinauupuan kong hong ito. Ito ho yung huling, ano, ito yung huling sandali bago siya binawian ng buhay ni Lord. Ito yung huling sandali na dito kami nag-uusap-usap, dito kami nagkukwentuhan. Kasi ito yung pwesto niya. Itong pwestong to, yung cellphone na nakikita yung monitor ko, yun yung cellphone. Yung cellphone, yan ako. Tapos si Kuya, andito naman si Kuya sa part na to. Andiyan siya, nakaupo kasi inaayos dyan ni Kuya yung hawakan ng itak. Alam nyo yun, yung wala pang 15 minutes, kakaalis-alis ko lang. Ang dami nang tawag sa akin ni Hazel Ann kasi daw si mama niya na kuryente. Akala ko simpleng kuryente lang. Yun pala, ano na, medyo malala na. Kaya nagpapasalamat din naman ako kay Lord kasi kahit papano ba, kahit yun na pala yung last na sandali nung hipag ko ni Ate Chris, nag-iwan siya ng masasayang sandali sa amin. Kasi, ito, happy birthday sa mama niya. Yun. Kasi alam mo yon yung kahit na kinuha niya na si Ate Chris, yung last minute na yon, happy pa rin kami na nagkwekwentuhan. Nag-ahalakhakan kami na talagang hindi niyo iisipin na ano, hindi niyo iisipin na may mangyayari. As in pag-alis na pag-alis ko, 15 minutes lang. 15 minutes lang. Hindi pa ako nakakarating sa bahay, sa daet, hindi pa ako nakakarating doon. Ang dami ng tawag pala ni Hazel Ann sa akin. So pagbaba na pagbaba ako nung bag ko, pagtingin ko, dumiretso agad akong provincial hospital. Doon ko na naabutan. Yun. Si Kuya nasa loob ng emergency room. Nagwawala siya doon. Kasi ano, DOA na si Ate Chris nung dumating sa hospital. Talagang inaalog-alog niya si Ate Chris. Nagwawala siya doon kasi pinatatry niya pang iparevive. Pero yung doktor, as in sinabihan na siyang dead on arrival na. Kaya wala lang nagawa. Tsaka bloated na si Ate Chris noon. So, ayan. Ngayon, birthday niya, so sasariwain namin mamaya yung kanyang mga alaala nung siya'y nabubuhay. Ano? Ed, maburak to all Muslim friends at sa lahat, sabi ni Ma'am Rosemary Official. Ayan. Mainit na hapon, Daddy D, shout out po. Sabi ni Ma'am Gina de la Cruz. And then si Renz E. Mundok, happy birthday in heaven sa mama nilang ga Rachel. Opo, maraming salamat. At kahit naman ho ganon, kahit nawala yung ano, kahit nawala yung mother nila Rachel, ayan, sa thumbnail ko nga, maraming salamat sa lahat ng blessing, ano. Tingnan nyo naman ang kapalit.
kahit yung talagang kumbaga inilugmok, ano, idinikdik yung kanilang pamumuhay nung panahon, eh hindi ko naman ho talaga kayang gampanan lahat, ano. Meron hong dumating na pagkakataon para sila'y umangat sa buhay, sila'y natulungan. Ayan, tingnan nyo naman ho ang blessing na dumating, ang kapalit. So, maraming salamat sa lahat ng ano ng ginawang instrumento ni Lord para makabangon silang muli ang pamilya ni Rachel, ang pamilya ni Kuya. Kaya ayun, maraming salamat sa lahat na naging instrumento. And ramdam ko naman na tawag dito na andyan lang si Ate Chris at ginagabayan ang kanyang pamilya. Ma'am Erna Matining, umuwi pala si Kuya Rene Daddy D. Ay opo, nasa Leyte po siya ngayon. I don't know kung anong okasyon, pero 1 week po siya doon. Pero babalik din po siya. Sinasabi ko na para hindi kayo ma-prank. Ano? Babalik din po si Provinciano 2.0. Annabel Makugay, blessed day Daddy Donut. Ha? God bless. Ayan. Siyempre, shoutout natin si Tita Ami. Ayan, nung kinukumusta tayo ni Tita Ami. Siyempre, shoutout din natin si Tita Maripas, si Ate Inday ng Singapore. Maraming salamat Ate Inday sa pasabaw kahapon. Ha? Nagpaluto si Ate Inday ng may sabaw para daw tayo gumaling. Thank you very much Ate Inday. Siyempre, shoutout din natin si Ate Layla Mendoza na nagpadala din ng gamot. Ano? Nagpadala siya ng gamot kahapon at nagpabili siya. Maraming salamat. Siyempre, shoutout din natin si Tita Peng ng USA. Maraming salamat Tita Peng. Ano? Ah, nagka-chat kami ni Tita Peng nung isang araw. Maraming salamat po sa iyo Tita Peng. Siyempre, shoutout din natin si Ate Annabel Buban ng Canada. Si Tita Linlin, ayan, shoutout po. At si Ma'am Nonese Quintana ng Canada. Maraming salamat din po sa lahat ng inyong tulong dun sa tatlong magkakapatid na nakatira sa kulungan ng baboy. Ah. Hindi ko lang po na ibablog siya, pero kulang na lang po dun bubong at yung trusses. Pero may mga tira pa pong materyales. Meron pang hollow blocks, meron pang buhangin, meron pang graba. Ang bakal na lang. So, nag-aantay-antay lang din ho tayo kasi isinasabay-sabay pinagpapalit-palitan ho namin yun kay Kuya Alex tsaka doon. Ha? Sa mga, baka ho kasi nagtataka kayo na wala ho tayong charity. Hindi ko lang ho na iba-vlog pero nagsasalit-salitan lang ho yung dalawang yun, yung mga gumagawa. Nagpapalit-palitan lang ho dun sa dalawang bahay na yun. Kaya maraming salamat po kay Tita Annabel, kay Tita Linlin, tsaka kay Tita Nonese Quintana. Ayan. Siyempre, maraming salamat din sa Trusa Family. Ayan, sa Trusa Family na laging nandyan, nakaalalay. Siyempre, sa TRFG Family, maraming salamat. Sa RFI Family, maraming salamat din. At sa lahat ng Rochelle supporters na hindi natin nababate. Ano? Sa RMM, Langga Official Chapter, ayan, maraming salamat din po sa inyo sa RMM. Kahapon pa kasi nag-practice. Ah, Christian Riel. Ay wala po akong ano, hindi po ako updated sa ano sa ganap ni Rachel sa ngayon kasi nga nagkasakit ako eh. Hindi ko ho alam kung ano hong ganap at kung anong nangyayari, ano. Syempre kay Ma'am Marilyn Dagyo, ayan si Tita Lin. Shout out po sa inyo. Maraming salamat din po, ano. Nakakausap din natin yan si Tita Lin. Ah, si Ma'am Dins Ipangkubila, ayan, maraming salamat po sa inyo, shout out po sa inyo. Sigurado iyak na naman niya si Tatay Reza. Siguro, actually mamaya, hindi ko lang sinasabi sa kanila. Ihingan ko sila lahat ng message mamayang gabi para kay mama nila. And then si Kuya, para sa kanyang namayapang asawa, ihingan ko sila ng message mamayang lahat. Kung anong masasabi nila, kung anong message nila dahil birthday nga. So, ayan yung preparation natin, ano? I don't know kung sino ang bibili ng cake. Wala pang nagpaparamdam. Kung sino ang bibili ng cake para sa mother nila. At actually, wala si Kuya ngayon eh. Kanina pa umalis. Wala siya ngayon. Si Rachel, wala rin kasama si ano. Ano? Wala rin si Rachel kasama si Titay. Sila yung magkasama ngayon. Anong oras ka magla-live, Daddy D? Ay, hindi po ako magla-live mamaya. Ano? Iko-content ko lang siya. Iko-content ko siya. At i-interviewin ko sila. Pero after sigurong ma-interview ko sila, i-ano ko din. I-upload ko din humamayang gabi. Kasi medyo okay-okay na ho ang ating pakaramdam. Ayan. Esther Tipone, shout-out Daddy D. Pagaling ka po at shout-out Rochelle and Team Kalingap. Opo.
Maraming maraming salamat po. Advance first year anniversary TRFG family and April 12 admins and members, especially GC4. Nasa GC4 pala to si Ma'am Donalyn Nulyal. May naalala ko dyan sa GC4, nag-TRFG. Rose B. Carbonell, live ko mamaya, Daddy D. Tingnan po natin kung kaya pa po. Actually, medyo nahihilo pa po ako ngayon. Pinipilit ko lang kasi namiss ko ang mag-live. Namiss ko din kayo. Kaya nagla-live po tayo ngayon. Lagi lang po tayong nakahiga. Sige po, sako ang bitter. Bakit may bitter na naman ba tayo? Tulad kanina, ano ba yan, hindi na maubos-ubos ang bitter. Tulad kanina, natatawa naman ako. Si Sir Roy, nagpapagaling din. Tulad kanina, natatawa din naman ako. Nag-shared post. Actually, uso siya ngayon na uso siya ngayon sa Facebook. Uso siya ngayon sa Facebook na ipipicture mo yung parang pangalan ng eskwelahan mo. Tapos may iisa kasi yung tugtog na inaano doon, ibina-background. Ginawa na naman ang issue, wag na hong gawing issue yun kasi uso ho yun ngayon, nakapos yun ngayon at yung eskwelahan po na yun, lahat kami doon nag-aral. Shared post kasi ni Rachel, tapos may mga nagtatalo-talo na naman doon. Uso lang ho yun ngayon, sa mga, ang dami hong nag-share nun ngayon, ang daming nagpo-post nun ngayon. Wag na ho natin gawa ng issue, natatawa naman talaga ako. Ano, yung mga carousel dyan na nagtatalo-talo kayo doon. Naiintindihan naman ho natin kahit na Rochelle ka. Diba? Alam niyan. Kahit ka Rochelle ka, May pro-Rowell at may pro-Rachel pa rin na nagbabanga yan eh. Wag na ho kayong ganun. Ano na lang ho, mag-unawaan na lang ho tayo kasi isa lang naman ang ating sinusuportahan. Huwag yun na ho gawing issue yung pag-shared post ni Rachel ng tawag dito ng post ni Hazel Ann, shared post ni Rachel. Wag na ho ganun. Daddy Don, at kagabi nila issue dodong na wala time kay Langga. Parang ganun na nga ho yung lumalabas na issue dun sa pag-shared post ni Rachel nung eskwelahan. Nag-aral din ako doon ng elementary. Pag-shared post ko din ba yun, wala na rin bang sumusundo sa akin? Ha? Pag-shared post ko ba yun, 100% na rin ba yung pagmamahal na ibinibigay ko? Pag shared post ko ba yun, nasasaktan ako, ganon. Grabe naman yung grabe yung mga spekulasyon na ibinibigay doon sa shared post na yun. Ayan, wag na ho natin gawing issue yun dahil ho yun shared post lang. Kumbaga, namimiss namin yung alma mater namin, yung paaralan, yung elementary kami. Ayun lang ho yun, wala hong ibig sabihin yun. Natatawa kasi ako kanina. Nung nabasa ko yun, ang dami na palang nag-aaway-away doon. Alam nyo, hindi naman ho sa lahat ng oras magkasama yung dalawa. Hindi naman sa lahat ng oras nasusundo siya ni Rowell. Hindi naman sa lahat ng oras yung gusto ninyong nakikita sila laging magkasama, mangyayari yun. Siyempre, individual pa rin sila. Individual pa rin sila. May kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang lakad. So kung ano lang yung free time na magkasama sila, ayun lang yun na pwede silang magsama. Wag na ho natin ipilit na lagi ho silang magkasama. Kasi may mga priorities naman din sila, may mga obligasyon din naman sila. Si Rachel nag-aaral, nagpa-practice sa mga kung ano-ano pa. Si Rowell nag-scout, nagba-vlog. So wag na ho natin going issue yung... pagsipati ba naman yung shared post na yun, ipapasok nyo pa yung issue na yun. Natatawa lang ako. So, maraming salamat din naman sa dito ba si Sir Borlolois? Nakita kong nag-ano sa kanya. Medyo malabo kasi ang mata ko ngayon kasi mega love shoutout naman dyan, Daddy Donut, kainit eh. Ayan, shoutout sa'yo, Sir Borlolois Thinking. Maraming salamat. At may nakarating sa akin, Sir Borlolois, na good news ha. Sana mangyari yon. Inaabangan ko yon, Sir Borlolois. Edsel Bawansanta TV. Di, parang one week na yata hindi nagkikita yung dalawa. Baka yan na ang simula. Tanong lang. Hindi ho. One week. Actually, last day, nandito si Rowell. Nakamotor siya. Siya lang mag-isa. Oo. Tapos, nung may sakit ako, hindi lang ako makalabas. Nandito rin sila, nakagarahe nga yung sasakyan dito eh.
Hindi lang ako makalabas. At, pero di ko alam kung sino ang kasama ni Rowell that time. Pero andito yung sasakyan. Ano po? Siguro hindi lang sila nagbablog na magkasama. Hindi lang sila nagbablog na wag ho tayong magbigay ng masamang negatibong implikasyon na porque hindi nagkakasama sa vlog, hindi nagkakasama sa live, magkaaway na or whatever na kung anong negatibo. Hindi ho, siguro kasi minsan magulo eh, minsan ang gulo din natin eh. Ang gulo din ng ibang supporters. Pagka hindi lang makita na hindi magkasama madalas, may issue. Ano? Pag nakikita namang madalas, sasabihin, ano ba yan, lagi na lang magkasama, parang hindi na nakakapag-aral si Rachel ng maayos. Hindi na si Rachel nakakapag-concentrate ng maayos, galit na naman kay Ruel. Ang gulo niyong kausap. Di ba? Ah, yung ibang time ibigay naman natin for them. Privacy kumbaga. Oo, privacy. Tama nga naman. Alam nyo, may private life din naman yung dalawa. Ano? Hindi naman natin pag-aari sa social media yung buhay ng dalawa. May private life naman yung dalawa na kailangan nating intindihin. Ano? Na kailangan nating unawain. Kasi kumbaga kung magmo-moment, kailangan ba lahat ng moment harap sa camera? Huwag naman ganun. Bigyan naman natin sila ng konting privacy, di ba? At huwag hong sasama ang inyong loob kung hindi niyo sila nakikita ng ilang araw na magkasama. Kasi minsan kasi hindi naman din nila kinukunan talaga yung may mga pagkakataon kasi na hindi talaga nila kinukunan na magkasama sila. Yun nga lang, mayroong iba na kinukunan sila ng video. Kaya kumbaga parang nasanay kasi kayo na na may mga kumukuha sa kanila ng video and then ina-upload, kahit walang upload yung dalawa, nakikita nyo sila. So minsan kasi si Ruel pumupunta dito, nakamotor lang siya lang mag-isa. Tulad nung Asinco, 'di ba? Parang MU ano yung tawag doon? MU Mansaribang tawag doon. Ba't kasi may pa MU pa. Ayun, si Ruel pumunta siya dito mag-isa lang, sinundo niya si Rachel, ano? Walang sound. Sabi ni Ma'am Lizelle, may sound ho ba? May sound? Wala. May sound po ba? May sound? Wala daw akong sound ba? May sound ho ba? Sabi ni Bingbing, mangluloko ka na tiyuhin. Ay, hindi naman ho kita nakarelasyon. Ba't naman kita lulokohin, Bingbing? Si Bingbing, manluloko daw ako. Hindi naman nga kita naging girlfriend at hindi rin naman kita niligawan. Ha? Kung niligawan kita, may posibilidad na lokohin kita. Pero hindi naman kita niligawan. O, Bingbing! Grabe ka naman, Bingbing. Chat mo nga ako, Bingbing, para makita ko naman kung kaligaw-ligaw ka talaga. Manluloko daw ako, sabi ni Bingbing. Nakita ko pala. Sige nga, Bingbing, chat mo nga ako kung titingnan ko yung itsura mo kung kaligaw-ligaw ka talaga. Dapat maganda ka, hat. Kasi dapat maganda ka kasi pangit ugali mo. Pagbanggain na lang natin yun para neutral, para balance. Pangit na ugali mo, pangit ka pa. Paano kita liligawan yan? Dapat maganda ka, tapos pangit yung ugali mo. Pagbanggay natin, balance yan. Nahihilo ako, Bingbing, kakatawa sa'yo. Buisit ka. Manluloko, hindi nga kita niligawan. Hindi nga kita naging syota. Tapos sasabihin mo, manluloko akong tiyuhin. Walang hiya ka, Bingbing. Kailan? Sabihin mo kung kailan lang anniversary natin, kung kailan lang mansary natin. Ex mo ata yan si Bingbing, dadidi, sabi ni Jen.
Eh, wala nga akong matandang, kahit niligawan kong Bingbing, wala akong matandaan eh. Tapos biglang ito, lalabas to si Bingbing naman, luloko raw ako. Ah, patira kita kay ano, patira kita dito kay ano, kay Ma'am Jenny Tumapang. Pa gusto mong ipatira, Ma'am Jenny. Oh, 'di ba? Patira kita dito kay Ma'am Jenny Tumapang eh. Ha? Hindi kita ipapatira kay Ma'am Mirna, mabait, mabait 'yon eh. Ha? Meron pong sounds. Oh, tawang-tawa si UAE. Si Ma'am Maricar Villuhan. Ay, Ma'am Maricar Villuhan, ano, anong plano? Message niya kayo sa akin. Kailangan nyo ba ng transient house pagpunta nyo dito na malapit dun sa venue? Ano bang gusto nyo? Sa mga pupunta pala dito, ano, may itatanong ako. Kung gusto nyo, message nyo na lang ako. And then, bibigyan ko na lang kayo ng quotation. Kayo na lang makipag-usap sa mga transient house. Anong gusto nyo? Malapit dun sa venue o malapit dito sa Morales family na transient house? Para ho, mahanapan ko ho kayo. Yung mga nagpapahanap ho sa akin, ano, si Atulad nila Ma'am Mari Carvillohan. Sa Jan's Journey kasi ang kausap ko dyan na hanapan ko daw sila ng hanapan ko daw sila Ma'am Mari Carvillohan. Tapos si Miss Ireland yata ang kasama niya. Ayan. Message ho kayo sa akin para mahanapan ko kayo ng kung alin ang gusto niyo. Sabi ni Carlo Zapanza Putris, nasaan ka ba? May mga basher dito. Di, okay lang. Ano ho? Immune na tayo sa mga... Sabi ni Putris, Anibal, kabing-bing, lumayas ka dito. Sobra init ng parahon, kalat ka pang dim. Namurak at tuloy. Si Ma'am Mark Val Aquino, marami kasi naman dyan, Daddy D na OA at very demanding. Ang gusto, kadagalaw ng dalawa, mapapanood nila. Kailangan din nila ang privacy and hindi naman lagi kailangan ng on-cam. Huwag ganun. Oo, huwag ganun. Kasi siyempre, hala, biruin mo Daddy D, may beng-beng ka pala. Oo nga eh, ngayon ko lang nalaman na mayroong beng-beng. Si Titay's Vlog, syempre. Ito si Titay's Vlog. Nanonood si Titay's Vlog, shout out Daddy D. Oh, ayan si Titay's Vlog, oh, kasama niyan ngayon si Rachel. At okay naman sila, wag naman natin gawa ng issue porque hindi magkasama kayo naman. May issue naman kayo. Ah, Rosemary Official Tumapang Jenny, mega love shout out. Oh, 'di ba? Pagpatira ko diyan kayo Ma'am Jenny Tumapang Jenny. Rosemary, ano ito? Sol de Villa, yan, mega love shout out sa inyo. Balingbing yan, Daddy D. Yan, si Bingbing. Andiyan na si Idol Putres, share ka ngayon. O, oh, diba? Huwag ka kasing pasok ng pa. Actually, ako kasi, nabigo siya siguro sa'yo, Daddy D. Oo, siguro, plano akong ligawan niya ni Bingbing. Hindi siya nakaano. Hindi siya nakaporma. Ah, kasi ano eh, hindi ko siya napansin. Kaya pasensya ka na Bingbing kung hindi kita napansin ng mga una. Pero message ka lang sa akin kasi nga titingnan ko yung itsura mo. Dapat pagbanggay natin, ha, dapat maganda itsura, maganda ka. Kasi pangit nga ugali mo pag pinagbangga natin. Okay na 'yan, neutral na 'yan, balance 'yan. Walang problema yan sa akin. Malay mo ikaw pala yung ano, malay mo ikaw pala yung itinadhana, ano? Itinadhana kasi pag sa ano, pagka sa pag Valentine's Day, 'di ba? Si Bingbing, makinig ka. Pag Valentine's Day ang hanap natin, 'di ba? Soulmate. Soulmate ang kahanap natin. Nawala tuloy ako sa topic dahil si Bingbing. Soulmate. So ngayon nakahanap ako ng sparring sparring mate. Boxing tayo, Bingbing. Hindi soulmate ang nahanap ko kay Bingbing, kundi sparring mate. Ayan. Nananamagan ako kay Bingbing. Lumabas ka na. Meron akong ka-sparring ngayon. Dahil mainit ang panahon, sparring tayo. Kahit konting hilo pa itong nararamdaman ko sa'yo, Bingbing. Eh, banatan na natin yan. Huwag natin patagalin. Nako, Daddy D, pag nakita mo mukha ng dalagang tulos, dae mo na makita si Bingbing. Bakit marauton ang lalawgon? Kaya tama, dalagan ako. Siguro kung marauton ang lalawgon, dalagan ako. Ayan. Daddy D, sa live ni Kuya Bobby kanina, may fake account nilang ga Rachel. Nagsabi na wala na sila ni Roel, kaya wala nang Rachel. Naniwala naman kayo. Huwag mo kayong maniniwala sa mga ganyan-ganyan. Kasi kung alam yung fake account, ano, huwag kayong maniniwala. Kasi nga, ang fake account,
walang katotohanan yan. Walang kredibilidad ang mga pinagsasasabi niyan. Ano? Salamat sa lahat ng nakasubscribe sa akin at salamat din po sa lahat ng pagmamahal nyo. Sabi ni Titay's Vlog. O, di ba? Ruben TV Official, marahin na hapon po sa imo at sa Gabus. And marahin na hapon din po kay Lori. Ayan, shoutout sa'yo, Lori. Ano? Shoutout kay Ma'am Moralina Isagana. Kawawa ang langga. Ginagamit ang kanyang account. Kaya okay na lang sa ganyan. Alam niyo si Rachel, minsan ho talaga, may pagkakataon na hindi ho siya nagbabasa ng mga, lalo kung puro pambabash ang nandun. Pag nagla-live siya, tapos may mga pambabash na nagaganap. May mga pagkakataon ho talagang hindi siya nagbabasa ng comment. Ano? Kasi yung mga nang babash doon, lalo niya lang na inaasar. Kasi hindi naman ho talaga ano eh, yeah? Hindi naman talaga dapat pansinin ang mga basher. Ano, bagkos yan, ini-ignore na lang yan. Hindi dapat yan pinapatulan. Kasi pag pinatulan mo yan, tuwang-tuwa sila. Kasi ano sila eh, iisipin nila, uy, nasasaktan ko yung damdamin niya. Ipagpapatuloy ko lang tong ginagawa kong to. O, kaya ho, ang ginagawa ho namin ngayon, kahit ine-entertain namin sila, hindi ho namin sila pinapatulan sa the way na gusto nilang mangyari. Ano? Bagkos, pinapatulan namin sila sa kabaliktaran ng gusto nilang mangyari. So, syempre, ano, pagka pinatulan mo siya kasi sa ganong kabaliktaran, sasabihin, ang yabang naman ito. Ha? Napakayabang naman ito. Pero yung ginagawa niya, hindi niya nakikita na mas kayabangan yun, di ba? Mas panlalait yun sa kapwa. Plus, nakakasira yun sa kapwa. Sabi ni Galarpi Jemilin, ngayon kasi bawal na ang BTS, kaya di nyo nakikita sa mga posts sa kasama. Ah, oh, bawal na pala ang BTS ngayon. O kaya ho naman pala, ano? Kaya naman ho pala limited na makita nyo na magkasama yung dalawa. Kasi minsan talaga hindi nagbibideo yung dalawa. So kung hindi na pwede ang BTS, so malamang sa malamang, hindi nyo na ho talaga makikita sa ibang channel, ano, na magkasama yung dalawa. Makikita nyo na lang sila sa channel nilang dalawa. Yun naman pala ang paliwanag. Hindi ho ako updated ngayon na bawal na ang BTS, ano. Siguro, hirap talaga pag nagkakasakit eh, hindi ka masyadong makatutok sa cellphone. Ngayon na lang na naman. Ayan, shout out naman tayo kay Ma'am Vivian Maigi Vlog. Ayan, shout out po sa inyo. Dapat sa mga basher, kunan ng mata at bibig. Sabi ni Edsel Bawan Santa TV. Kay Ma'am Marimel Sagmon, ayan, mega mega love, shout out po sa inyo. Ano? Ay, shout out ko nga pala si Ma'am Babylon ng Tubong Banwa. Ayan, maraming salamat po sa mga padala niyong blessing. Ano, para kay Titay at para sa pabahay namin Rachel. Ayan, maraming salamat. Kay Ma'am Elia Pintang. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Siyempre, kaya sino pa bang nakalimutan ko? Mahirap na may makalimutan. Kay Ma'am Evater, kay Evater Channel. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Evater Channel. Mahirap na may makalimutan tayo eh. Ano? Ay, siyempre, ito pa, maraming salamat din kay Tita Leia Viray. Ayan, maraming salamat sa Tita Leia. Wala kasi akong listahan. Dapat kasi, pagkatao sa puso mo ang pasasalamat, no need mo ng listahan. Kasi dapat, nasa isip mo yan, nasa puso mo yan. Ha? Kung sino yung mga ano, kung sino yung mga dapat mong pasalamatan. Kasi kumbaga, tumatatak talaga sa'yo na sila yung dapat mong pasalamatan. At taos puso ang iyong pasasalamat. Kaya no need ko ng listahan talaga pag ako nagpapasalamat. Scout mo vlogs mo daw kasi, Daddy D, sabi ni Kuya Bal. Ah, ganun ba? So, ano ba yon? Applicable ba yun kay Rachel? Kahit vlogger na si Rachel daw. Ah, ito, tanong ko lang to ha. Tanong lang to, huwag niyong masamay na. Baka i-issue ninyo na naman yan. Kasi kung applicable yan kay Rachel, ang pwede nilang makapag-vlog kay Rachel, si Kalinga Prang, si Vincent Calyada, ano, syempre si Roel, kasi may Rochelle eh, no? Si Kuya Bal. O, yun na lang yun, apat na tao na lang. Kasi kung scout mo, vlog mo, yun na lang yun, apat na tao na lang. Vincent Calyada, Kalinga Prab, Kuya Bal, Roel. O, yun na lang yun. Kung applicable yan kay Rachel. Ano? Ayan, dito si Tita Carmen Lumba. Ayan, kumusta po, Tita Carmen?
Shout out po sa inyo. Ayan, hindi ho tayo nakapag-live ng napakahabang panahon dahil nagkasakit po tayo. Kagagaling-galing lang dito. Hindi po kasali si Langga. Ah, hindi raw pala kasali si Rachel dun sa ano, sa scout mo, vlog mo. Kasi kung kasali si Rachel eh, yun lang. Ako, ano, opinion ko lang yun ha. Huwag niyong masamain. Yan na naman. Issue nyo na naman yan. Tapos, babanata na naman ako. Babanata na naman ako ng what's up, Maricel ako, mes. Di po kasali si Langga kasi vlogger. Ah, di naman pala kasali si Rachel. Oh, di ba? Tulad ngayon, diba? Magkakaiba ang opinion. Tulad kanina may nag-comment. Oh, Rochelle yan ha. Kalingap yan ha. May nag-comment na kaya daw hindi nakikita si Rachel kasi bawal na daw ang BTS kasi meron lang Scott mo, vlog mo. Pero ngayon, may nagko-comment na naman na hindi daw kasali doon si Rachel. So, di ba, kahit Rochelle, may magkaibang opinion, may magkaibang pagkakaintindi sa mga napanood. So, kaya minsan may nagbabanggaan. May nagbabanggaan ng mga opinion. So, sana maging malawak ho ang ating pag-iisip, maging malawak ho ang ating pangunawa sa mga bagay-bagay na dinidiscuss ng isang host, ng isang may-ari ng channel para ho hindi ho tayo nagkakanda gulo-gulo sa mga ano, sa mga ipinatutupad na mga rules and regulations sa loob ng Kalingap, ano ho. At meron ho akong isang pakiusap sa inyo dahil ang dami ko na hong nasabi pero yung tamsak kulang pa. Patamsak naman po. Patamsak naman po kasi kulang pa. Ayan, anyong, mga beneficiaries lang yon, nakasalukuyan. Sabi ni anyong, binablog, ayan. Pwede si Rachel mag-live yung iba. Diba? Hindi Rochelle yung mga gumagawa ng issue pero nasa loob lang din ng team Kalingap yan. Wala ho ako masabi dyan. And then, mayroon nila, ayan, pasukin ko na din tong topic na to kasi dami rin namang nagtatanong sa akin, ano? may nagtatanong kasi sa akin kung anong masasabi ko dun sa live ni Kalingap Rab, ano? Yung magbablog daw sa ano, sa debut ni Rachel. Ito, opinion ko lang to ha, opinion ko lang ito. Para sa akin, walang problema na mag-vlog si Kalingap Rab, mag-vlog si Kuya Bal, mag-vlog si Ruel, mag-vlog si Rachel. Automatic kasi yung ano yung ang alam ko yung official videographer, yung official na video kay Rachel mapupunta yon. So dahil as ano lang naman tayo as one team, one family, one Kalingap. Nasa pag-uusap na ho nila yan. Siyempre, mag-uusap-usap naman ho sila yan kung sino ho ang mauunang mag-upload. Ano? Wag na ho tayong magtalo-talo sa comment section kasi nagkakasamaan lang ho tayo ng loob. Kayo pala, hindi naman ako nakikipagtalo sa inyo. Mag-uusap-usap naman ho yan kung sino ho ang mauunang mag-upload. Ano? Wag na ho kayo mag-away-away sa comment section. Kasi at the end of the day, ano? At the end of the day, sila din naman ho ang mag-uusap-usap niyan. Tayo, audience lang tayo. Tayo, manonood lang tayo. At higit sa lahat, susuporta tayo. Ganun lang ho yun. Huwag na ho tayo magtalo-talo sa comment section. Kasi, sabi? Sige, wag ko nabasahin yun. May nabasa ako eh. Ganun lang ho yun. Kung sino ang unang mag-upload, supportahan ho natin. Kung sino ang pangalawang mag-upload, supportahan ho natin. Alam nyo kung bakit mahalaga yung suporta. Dyan nyo maipapakita. Dyan nyo maipapakita kung talagang solid kayo na sumusuporta kay Kalingap Rab, kay Kuya Ban, kay Ruel, kay Rachel, sa Rochelle. Dyan nyo maipapakita. Dyan nyo maipapakita yan. So, wag na ho tayo magtalo-talo kasi mag-uusap-usap naman ho sila yan eh. Ay, eto na si Ma'am Gets Panganiban. Mainit na hapon, Daddy. The unity is the key. Tama. Para masaya ang birthday nila. At belated happy birthday din po sa'yo, Ma'am Gets Panganiban. Pasensya na ho, hindi ako nakapag-send sa'yo ng video greeting kasi nagkasakit ho ako. At hindi, pero habang ako'y may sakit, iniisip ko ang birthday niyo ni Ma'am LV. Sabi ko, paano ba ako babawi sa dalawang to ng video greetings? Tapos na. Hindi naman ako makapag-video. Hindi, kasi ang nahihilo nga ako, hindi nga ako halos sumahawak ng cellphone. So ngayon,
binabati kita, Ma'am Gets Panganiba, ng belated happy, happy, happy birthday. Yan. Ingat po palagi. Si Kalinga Prab, YT kasi premier niya daw. Ay, actually, wala naman hong problema kung sino nga hong mag-upload. Ano. Ang mahalaga ho doon, yung sumusuporta tayo. And then, respeto. Ano? Respeto ho natin ang bawat isa. Wag na ho tayong ano. Iwasan na ho natin yung kaguluhan. Nakita nyo si Daddy Donut, hindi na nakikipagrambulan dyan. Hindi na ho ako nakikipagrambulan. O, lawakan natin ang ating mga kaisipan. Ha? Support, support lang. Di ba? Yan yung pinakamahalaga dyan. Yung support each other. Ano? Ha? Tulad kanina, dun sa post. Hindi ko maintindihan kung solid Rochelle yun. Kasi may kumakampi kay Rachel, may kumakampi kay Roel. Paano naging solid Rochelle yun? Ha? Paano naging solid yun? Diba? Meron pa nga dyan, nakalagay. Rochelle something something. Pero sumusuporta lang sa kabila. Sumusuporta lang din naman dun sa kabila. Eh, paano naging Rochelle yun? Ha? Wag nyo lang dalhin yung Rochelle kung nag-aaway-away lang din kayo. Oh, wag nyo lang dalhin yung Rochelle kung isa lang din naman sa dalawa ang sinusuportahan nyo. Mahiya-hiya naman kayo, di ba? Sabi ni Kuya Bal sa live niya is kung sino ang naka-scout, siya ang mauna mag-post. Pero pag-usapan na ilalangga Rachel dalawa kung sino mauna tapos, pwede si Dodong Roel mag-post. Huli na ang ibang vlogger. Kasi ho talaga, yung official video na ilalabas, kay Rachel ho ibibigay yun. Yun ho yung pagkakaalam ko. Dahil kasama ho yun sa regalo ng trusa. Ano? Yun ho yung pagkakaalam ko. Yung official video ho, kay Rachel ho yun ibibigay kasi isa ho yun sa regalo ng trusa. Yung official video na yun. So, ayun na nga, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Solid, ano daw sila? Sa grupo nila may nakalagay dun. Rochelle. Basta may Rochelle sa grupo nila. Pero yung kabilang side ang sinusuportahan. Ano? Pero dito, yung isa naman, Rochelle, pero yung kabilang side ang sinusuportahan. Paano ho kayo naging solid Rochelle yan kung hati naman pala kayo? Hindi naman kayo solid. Eh, wag na ho kayong magpaka-ipokrito. Baguhin nyo yung pangalan ng inyong grupo. Ilagay nyo lang kung Rachel, Rachel. Kung Roel, Roel. Wala naman ho masama dyan. At least nagpakatotoo kayo. Pero ang pangit lang ho dun, ginagamit nyo yung Rochelle para mas marami kayong ma-attract na supporters. Which is, isa lang naman sa dalawang sinusuportahan nyo. Eh, yun naman, mga nauuto ninyo na solid Rochelle. Eh, solid Rochelle to. Sige, susuportahan ko tong grupo na to. Solid Rochelle to. Wag hong ganun. Kung solid Roel kayo, solid Roel. Kung solid Rachel, magpakatotoo tayo. Wala naman hong samaan ng loob yan. Sinasabi ko lang ho yan kasi marami hong maraming nagre-reklamo din na si ganito pala, yung grupo palang ganito. Ako, sabi ko na lang nga, notok na ako dyan eh. Sabi ko na lang sa kanila. Pero paulit-ulit in everyday na pagising ko, ganun yung naririnig ko. But hindi na lang ho kayo magpakatotoo. Ano? At alam din naman namin kung ano... Kung talagang solid, kung solid ano kayo, di ba? Solid liquid gas, ano? Baka gusto niyo baguhin na yung ano niyo, baguhin na yung pangalan ng grupo niyo. Halimbawa, Rachel International Group Incorporated. Yung kabila, Roel International Group Incorporated. O at least identify kayo. Huwag niyo sabihin na Rochelle kayo dahil kumukuha lang kayo ng suporta sa community ng Rochelle. Yun ho yung masama doon. Ano? Huwag na ho kayong magpaka-plastic. 2024 na nagpapaka-plastic pa kayo. Maging totoo na lang kayo. Ayan, bato-bato sa langit ha. Tamaan huwag magagalit ha. Ang magalit at gawin itong isyong pinagsasabi ko, tinamaan. Alam ko sa 2044 na yan, may nag-aaban dyan na magkamali ako ng sasabihin. Gagawing issue yan. Huwag kayong ganyan, masama yan. Oy, walang masama sa sinasabi ko ha. Ako, sinasabi ko lang yung katotohanan. Pangit ho kasi talaga yun. Kahit ho kayo, intindihin nyo, isipin nyo. Gagamitin sa grupo yung Rochelle. Isa lang naman yung susuportahan. Anong purpose? Naghahakot lang ng solid supporters ng Rochelle para magkaroon sila ng maraming supporters. Diba? Pero hindi naman talaga yung dalawa ang sinusuportahan, kundi isa lang sa dalawa. Either Roel or Rachel. Pero dapat pag sinabi kang Rochelle, Rochelle ka, buuin mo yung Rochelle, wag yung isa lang. Ha? Kaya yung mga nagkukunyari dyan na solid Rochelle, palitan nyo na yung grupo nyo. Ha? Palitan nyo na.
pangalan na lang nung isa. Ah, abangan mo reaction, Daddy D. Ay, bahala ho sila mag-reaction. At least kung may magre-reaction dyan, nakatulong naman ako sa channel nila. At least ho, ako, sinasabi ko lang yung totoo. Kasi pangit naman ho yung ano, pangit naman ho kasi ginagamit nyo yung community. Ha? Para lang makahakot kayo ng ano, nang makahakot kayo ng supporters na which is hindi naman talaga yung dalawa ang sinusuporta nyo kung alin lang dun sa dalawa. Ano? Dapat pag Rochelle talaga kayo. Huwag yung hati-hati. Hating kapatid. Buti kung hating kapatid ay kung hating karibal. Pangit yun. Ano? Mag-aaway yun. Hating kabit. O, di ba? Pangit yun. Mag-aaway pag hating kabit. Ha? Pangit yun. Pag hating magkapatid, okay pa yan. Hating magkapatid yan. Hating kambal, okay pa yan. Pero pag hating kabit, may magagalit. O, siguro, may magagalit na naman sa mga pinagsasabi ko. kung magalit kayo, di ba? Kung negatibo ang dating nun sa inyo, kung pag naging negatibo man yun sa inyo, bahala na kayo. Ibig sabihin, tinamaan ka ng magaling ka. O, di ba? Tinamaan kang magaling ka sa pinagsasabi ko. Kasi nga, hindi ka solid Rochelle. Ikaw ay solid basher. Yung mga hindi solid Rochelle dyan, dahil kayo ay solid basher. Ayan, di ba? Yan yung totoo. Kunya-kunyarihan kayo dyan, ha? Minsan na nga lang ako makapag-live. Ang dami pang chismosa. Ganitong oras magla-live ano, mga kalahatian ng hapon, ang daming viewers, o, di ba, kasi ang tamsa ko is 1-2, so ibig sabihin yung 800 dito, nagmamartis lang sa pinagsasabi ko. Hala ka Daddy Donut, patay ka mamayang gabi, patay ka bukas, may magre-reaction sa mga pinagsasabi mo. Babanatan ka na naman. Ganun, di ba napapansin nyo, tuwing ano, buwan-buwan may bumabanat sa akin. Hindi sila na matapos-tapos. Kanina may pumasok si Beng Beng. Bang Bang. Bang Bang. Ayan, basta tayo ng mga comment. Sigurado yan Daddy D, dalawa kayo ni Kuya. Ano? Babe, Tam, Nali na kayong dalawa. Ano yun? Hindi ko maintindihan yung comment. Si Ma'am Elsie Patalya, labasan ng mga Martes ngayon oras Daddy D. Ay, ganun ba? Kaya pala eh. Roswell Carbonell, ayan, shout out. Ayan. Basta, si Ninang's Vlog, nakita ko si Ninang's Vlog. Ayan, shout out sa'yo Ninang's Vlog. Si Bunch 23, ayan, magandang gahapon sa'yo. Always support Daddy D sa inyo Morales at sa Rochelle. Ayan, si Bunch 23, nakita na kami yan. Nakasalamuhan na kami yan. Si Ninang's Vlog, nakita na kami yan. Ang TRFG family, nakasalamuhan na kami yan. Pag sila ang nagsabi na pangit ang ugali ni Daddy Donut, maniwala kayo kasi nakasalamuhan na nila ako, 'di ba? Naka-banding na nila ako. Ha? Pag sila ang nagsabi na pangit ang ugali ko, maniwala kayo diyan. Pero pag hindi sila ang nagsasabi niyan, huwag kayong maniwala na pangit ang ugali ni Daddy Donut kasi yung mga 'yon naninira lang 'yon, ha? Naninira lang 'yon. Shout out sa iyo, 1.2M. Kumusta ka na? Sana magtagumpay ka. Brenda Ostares, ayan, mega mega love, shout out sa iyo. Kay Ma'am Heidi Hernandez, ayan, shout out. Ah, si Marino Cusinero, ayan, mega mega love, shout out sa inyo. Ay, meron ho pala akong ano, sasabihin sa inyo. At Bingkay Guapa, nandito si Bingkay Guapa. Ayan, mega mega love, shout out sa inyo, Bingkay Guapa. Basta yun lang ho, ano. Malapit na ang birthday ni Rachel. Malapit na ang kanyang 18th birthday. Ayan, nabawasan tayo ng viewers. Ibig sabihin, yung umalis, marites yun. Nagmamarites lang yun. Sabi nun, tapos na yung ano, tapos na yung topic ni Daddy Donut. Alis na tayo. At least nakakuha na tayo ng info. Mabibira na natin to sa sunod nating live. yung iba naman, tara, alis na tayo. Nakakuha na tayo ng info. Ibibigay na natin ito doon. Dadagdagan natin. Para at least, ano, masira si Daddy Donut.
pabanatin natin si Daddy Donut. Ibibigay natin to. Yung sinabi niyang ano? Ha? Yung sinabi niyang ex niya si Bingbing. Sabihin natin hindi. Nabuntis niya yun. May apat siyang anak doon. Yun yung sabihin natin. Dagdagan natin para masira siya. 2,000 plus ito kanina oh. Ang nawala is nasa ano na lang, nasa 1,976 na lang. So ibig sabihin, nagpulasan na yung iba. Nagpulasan na, nagre-report na dun sa mga bossing-bossing nila. Uy, si Donato, nagsalita na naman. Sirain natin. Sabi, uy, balik tayo, hindi pa pala tapos yung topic niya. 1,994 na naman. Uy, balik tayo, hindi pa raw tapos. May sinasabi pa. Pandagdag pa to sa i-re-report natin. Balikan yung iba. Sabi, anong sinabi? Anong sinabi dun sa live? Ito nga. Natawa ko dito. 2,044 kanina. Biglang nag 1,975. Daming umalis. Nagsipag-report na. Nung makita nilang live pa rin, hindi pa nagpapaalam. Tara, balik tayo. May sinasabi pa pala yun. Viral na. Ano yan sabi? Viral na naman daw. Viral ka na mamaya, Daddy. Hindi naman. Grabe naman ba naman ako mag-viral? Nag-live vlog naman ako dito. May aabangan ka pa kaya nagbalik. Di ba't naman ako magiging viral? No? Para ngayon lang ulit ako na... Ngayon lang ako nakapag-live tapos magiging viral pa. Nagkasakit nga ako eh. Grabe naman yan. Sakit yan ko, Daddy, di kakatawa. Ganun naman talaga. Libre publicity, Daddy Donut yan. Oo nga. Hoy, Daddy Donut, mabinat ka. Oo nga, baka mabinat. Pinagpapawisan ho ako. Sakit ramdam pag pinagpapawisan ka. Sabi ni, ano? Sino to? Teka lang ha. Pinagpapawisan kamay ko eh. Nagpapawis na ho ako. Yun. Bumalik, 1.2 ulit. Ay, di, 1.9 nga. Marites ka unit, Daddy D, para bumalik ulit sila. Wala na sinasabi masama ang tao, Diyos ko. Wala naman akong sinabing masama. Ba't naman ako magiging viral? Okay, 2,002 na ulit. 2,002 na ulit. Ay, grabe lang yan. Basta ho, ito lang ha. Malapit na ho ang birthday ni Rachel. So, sa mga lalabas pa hong issue, sa mga lalabas na paninira, sa mga lalabas na tawag dito, mga negatibong kwento, wag na ho natin yan paniwalaan. Isa lang ho yan. Isa lang ho yan sa mga gawain ng mga mapanirang tao. Isa lang ho yan sa mga gawain ng mga may inggit sa sarili na tao. Ano? Isa lang ho yan sa gawain ng mga... Ano ko nga ito si titay? I-hide ko nga yan si titay. Comment ng comment. Hindi, nilagyan ko siyang jacket. Isa lang ho yan sa mga ginagawa ng mga kumbaga, makakaliwang grupo. So, wag na natin yung i-entertain yan. Huwag nyo na hong patulan. Pero yung iba, nag-chat talaga sa akin. Nasasaktan daw talaga sila eh. Siyempre, huwag na ho nating sirain yung paparating na na birthday. Magpakatatag na lang ho tayo. Suportahan ang bawat isa. Suportahan ang Rochelle, si Roel at si Rachel. Yan, support lang po natin. At siyempre, si Kalinga Prab, si Kuya Bal, support lang ho natin. Sa hindi ho nakakaalam, madalas ho akong kasama ni Kalinga Prab. Makwento ko na lang ho sa inyo. Madalas ho kaming kasama ni Kalinga Prab every Wednesday and Saturday kasi ho naglalaro ho kami ng basketball nila Kalinga Prab. So wala naman hong kung ano pa man na boundaries na naghahati dun sa magpinsan kasi actually si Rab minsan hinahanap nga sa akin si Roel, si Rachel. Asan si Roel tsaka si Rachel? Sabi ko magkasama yung dalawa. Hindi ko lang kako alam kung hindi pumunta. Nagtatanong ako kung naglalaro daw si Roel ng basketball kasi minsan isama ko daw doon.
Eh, sabi ko yun lang, hindi ko naman nakitaan si Ruel kung may sport si Ruel, ano? Basta ho, wag niyo na ho kayong magtalo-talo, wag na hong makipagguluhan diyan sa comment section regarding kay Kalinga Prab at kay Ruel, sa Rochelle kay Kalinga Prab. Wag na ho kasi nakikita-kita ho kami ang Rochelle si Kalinga Prab, nagkikwentuhan. Okay naman ho, wala naman hong problema. Tayo lang ho ang gumagawa ng sarili nating problema. Tulad ngayon, 2012 na ulit, ang viewers ko, bumalik yung mga Marites. May sinasabi pa si Daddy Donut, balik tayo. Information pa yan. Ano? wala hong barrier sa amin between Matubang and Burales family. Okay na okay ho ang samahan. Ha? Okay na okay ang banding ng bawat pamilya. Wala hong issue. Walang negatibong issue. Wag ho tayong ganyan. Which is okay naman ho ang lahat. Sa mga bumalik, maraming salamat. Dapat may ballpen at papel kayo. Jot down na kayo ng pinagsasabi ko dito para ma-report yun. report din pag may time. And then dagdagan nyo yan. Ano? Sa susunod, magkukuha ako ng ano, scholar. Sa lahat po, sa 2021 na nanonood, kukuha ako ng scholar ngayong sa mga magkukulehiyo kasi maganda ho ang takbo ng aking channel ngayon. Ano? Ako, alis na po, go back to work. Sige lang, Mama Maricel Torres vlog. Ayan. Nakakausap din naman natin to si Mama Maricel. Ayan. Ano? Sa mga nanonood ho sa akin, dahil ho, maganda ho ang tinatakbo ng aking channel today. Ano? Kukuha ho ako ng mga scholar na ngayong college. Kuha ho si Daddy Donut ng scholar. Siguro kaya ko mga hanggang 50 na scholar. Ayan. College students. Ayan. 50 peraso. Kaya ko hong kunin yan. Comment lang ho kayo dito after ng live ko ng details ninyo para ho mapag-aralan ko, ma-interview ko kayo personally kahit through phone ko lang, ano? And then pag nakapasa kayo, ako po mismo ang mag-interview. So ang pero ho, meron lang ho akong ano, tawag dito. Meron lang ho akong kurso na ipapakuha sa inyo. Hindi ho kung ano yung gusto niyong kurso. Broadcom and then journalism, basta ho, related sa communication, ano, basta related sa communication. So yun ho ang ano ko, yun ho yung ipapakuha ko sa inyong mga kurso. 50 katao, pero kung kaya kong gawing 100, kakunin ko ho kayo. Basta ho, related ho sa dito sa communication, sa journalism, sa broadcom. Ano pa bang kurso ang pwede na related sa ganyan? Pwede din IT? IT pwede din. Basta 'yun, basta malapit 'yun. Alam niyo kung bakit ginawa kong 50? Kanina kasi 50 yung nawala, 'di ba? Yung kukunin ko kasi mga scholar. Sila yung mga tagapagbalita doon sa mga para tama yung mga ibabalita nila, walang dagdag, walang bawas. So sila yung kukunin kong mga scholar, yung mga basher ko dito, yung mga Marites dito. Sila yung mga pag-aaralin ko basta related sa pagbabalita. Kaya nga broadcom eh. Journalism. Seryoso kayo ha. yung mga nagkahatid ng mga maling balita, yung mga basher ko dyan, magre-report kayo, pasok kayo, kukunin ko kayong scholar. 50 katao, just PM me at interviewin ko kayo. Kung handa kayong magpakilala sa akin. Ha?
yung handang magpakilala sa akin ng mga basher ko, ng mga nagre-report ng kung ano-anong mali. Ha? Kung handa kayong maging scholar ni Daddy Donut, yun lang ho yung kurso na kukunin nyo. Ano? At sigurado, mapapagtapos ko kayo ng pag-aaral. Yan, sa mga nabubisit dyan. Ano? Ano pa bang kurso ang pwede kong ibigay? Grabe yan. Nagulat kayo, no? Ang ganda ng takbo ng channel ko. Bumagsak ngayon channel ko dahil sa mga paninira sa akin. Tapos kukuha pa ako ng scholar. 50. Hindi, totoo. Bumagsak ho yung channel ko talaga. Grabe. Dahil sa paninira sa akin. Pero kukuha ako ng scholar. Grabe to. Ano yan? Ano yung comment dito? Ha? Ayan, maraming salamat po at nakaisang oras na po ako. Ingat po kayo at ingat din ako. God bless us all po. I love you.